Publicus isa, nagiging bias na umano dahil imposible na ang mga nagiging resulta tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Founder dito na si Malotikia, napaghalata na umanong pro-Duterte lang at anti-Marcos dahil sa hindi kapani-paniwalang survey results na kanilang inilalabas. Magandang araw bayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong araw na naman at meron na naman tayong pag-uusapan. Ngunit bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming channel, please do subscribe and hit the notification bell para mas maging updated ka sa mga newly released naming videos. Nagasgasa na ang kredibilidad ng survey firm dahil na rin mismo sa founder. Pinasaringan ng mga netizens at bloggers ang founder ng reputable survey firm na Publicus Asia na si Malotikia matapos lumabas kamakailan ang isang survey result mula mismo sa kanila na para sa taong bayan ay sobrang napakahirap paniwalaan. Makikita kasi na pumapangalawa si Pangulong Bongbong Marcos sa top 5 most satisfied at best performance cabinet members ng kanyang administrasyon. Ngunit taliwas rito, pumapangalawa rin siya sa top 3 worst cabinet members sa ilalim ng kanya mismong pamamahala. Ayon pa sa taong bayan, mas nagiging obvious na umano ang pagiging pro-Duterte lamang. Ngunit maka-anti Marcos nitong si Malotikia dahil sa lumabas na resulta. Hirit pa ng isang pro-government blogger, huwag raw nitong ilagay ang survey firm sa isang posisyon kung saan maki-question ng taong bayan ang kredibilidad nito dahil lamang sa kanyang personal na hindi pagkakagusto sa Pangulo. Narito ang kanyang maanghang nabana. How come that President Bongbong Marcos in the survey result of Publicus Asia is the top 2 cabinet member being concurrent DA secretary and the top 2 best cabinet member while at the same time the top 2 worst cabinet member of his administration? I don't get the logic of this survey result. Miss Malotikia, huwag mo na bang i-reflect sa iyong survey result ang personal dislike mo kay Pangulong Bongbong Marcos. Ay naman sa mga netizens, Malotikia is pro-Sara only. Hindi niya gusto si Pangulong Bongbong Marcos. I remember during campaign season, she pinned a photo of an Aguila sa Facebook page niya. So obvious naman. Manipulating result is a bad business, Tikia. You cannot put a good man down. Inilahad rin ng isang netizen na ang pangyayaring ito ay hindi malayo sa ginawang mind conditioning noon ng mga kakampings upang palabasing malakas at mabenta sa masa si dating Vice Presidente Lenny Robredo. Pananaw pa niya? Kaya nga, mind conditioning, influencing the public, survey manipulation I think. Exactly, pinapahalata lang naman ni Takila ayaw kay Pbbm. Just me oh. Top worst daw. Really? Malotikia is brain dead to have come up with such illogical survey. No doubt, it shows her being an anti. Pahayag ng mga netizens. Ayon naman sa blogger na si Crisette Loretta Su, after Pulse Asia, Publicus has released its survey results. Sara Duterte is once again the best performing government official. Ito ang weird. Pbbm is considered top 2 best but also top 2 worst cabinet member after Secretary Rimulya of DOJ, probably in agriculture. Hayag naman isang kay Janzan, ang labo din talaga ng Publicus. Paano nangyari na si PBBM nasa pangalawang spot sa best cabinet, tapos naisama rin sa top 2 na worst cabinet? Ang labo niyo Publicus, atat na atat bang mapabagsak si PBBM? Manatikiya does not like PBBM. Wala kasing posesyon. Lol, wala na bang owners, diba? To me, medyo nawala na ang credibility ng survey firm na yan. Kasi hindi pa pwedeng second best cabinet member ka at second worst cabinet member ka at the same time. So makikita mo, naramdaman ka agad kasi ng taong bayan yung pagkakaiba ni Duterte. So ang sense ko, oo, bagong administrasyon, pero ang pinanggalingan nun, 6 na taon eh. Na talagang
ang presidente ginagamit yung bully pulpit para maramdaman ng taong bayan. Hello, magandang gabi, Admar at MJ. Salamat sa imbitasyon na ito. Magandang gabi sa inyong mga tagapakinig. Ayan. Ngayon ko lang muna itong mga recent visits po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At meron silang inihayag, nireport sa taong bayan, ma'am, na $15 billion na pledges pa lang po. No? At least para malinawan yung ating mga kababayan, every time na magkakaroon ng ang Pangulo ng mga state visit, ano itong mga pledges, ma'am? Ito ba ay ano na, in cash, in kind, or pangako pa lang? Well, Admar, ang pledges ay pangako. Yan ay nagpapakita ng interest na pumasok sa ating bayan, either mag-invest, magtayo ng kumpanya, o magdala ng pondo para sa aktibo sa ating bansa. So, pledges yan, at yan ay kailangan trabahuhin. Meron na yata mga signed agreements yung iba, so the moment we are made aware of kung ano yung mga agreements na yan, at saka natin makikita alin ba yung talagang hard investment at alin lang yung plano. Mm-hmm. And sa mga itong mga bansang ito, ma'am, malimit naman ito, ito yung mga strong ally talaga natin, no, or partner, lalo na sa ekonomiya ng ating bansa, ito mga kalapit lang talaga ng mga kapitbahay natin ng mga bansa. Well, oo, tama yan, Admar, no? Ang Indonesia is the biggest Islamic nation in the region. Ang Singapore is one of the countries with high ratings in terms of governance, in terms of the economy. May pondo yan ng kanya. So ito ay magandang signales sa atin sa region natin dahil ang unang binisita ng ating Pangulo ang ating mga karatig bayan. No? Mahalaga yan kasi kung gusto mo talagang magkaroon ng importanteng papel sa ASEAN at makuha mo ang ASEAN sa mga iba't ibang panukala kung saan ang Pilipinas ay pwede mag-lead, such as yung ating conflict sa West Philippine Sea, napakahalaga na kasama mo itong mga itong dalawang dambuhalang bansa sa region. Ma'am, consistent ba yung ano? Consistent ba yung si Pangulong Bongbong Marcos sa mga pangako niya or plano niya sa foreign policy natin noong panahon ng kampanya? Yung mga narinig mo lalo na doon sa SMNA debate at yung sa The Deep Probe, consistent ba yung kanyang mga galawan niya hanggang sa kasalukuyan pagdating po sa foreign relations? Oo, Admar, kasi nakita natin ang una niyang nag-host siya ng meeting with the diplomatic corps. Nakita natin na malaking bagay sa kanya ang China at ang Estados Unidos. Pero ginawa niyang signal sa lahat na mahalaga ang ASEAN. So makikita natin yung ipinangako niya noon na yung peace and amity among nations, lalo na sa ating mga karatig bayan, ay nagagawa niya. Makikita natin later in the month, pupunta siya sa United Nations. At una, after what, 34 years na may isang Marcos na papasok, that is a very historical moment when he addresses the United Nations, sometime, I think, September 20. So, mahalaga yun kasi you really need to build, makikita mo naman ang impact ng global politics sa bansa. Makikita natin na kaya naghihirap yung ibang bansa dahil dyan sa awayan sa Ukraine at Russia. So kailangan ma-avoid natin yon at magkasundo tayo sa ibang bansa para nagkakatulungan. Mahalaga dun sa region natin kasi from energy to investment as in capital to transborder trade, mahalaga yan sa bansa natin. Kamusta po yung nakikita ninyo in terms po sa takbo ng ekonomiya natin? Marami rin pong mga kababayan sa atin na hindi naintindihan dahil alam mo naman, tuloy-tuloy yung pagtataasan ng presyo yung sa krudo natin at yung pagbagsak po ng halaga ng piso. May kaugnayan ba ito sa paghawak ni Pangulong Bongbong Marcos? Hawak ba niya ito, ma'am? Kaya bagsak itong mga ganito pong nausap sa usapin na ito?
Alam mo, Admar, ako ang nakikita ko may spooking na nangyayari. Ano ba yung spooking? Yung bang parang inuuga ang mga issues, ang mga commodities. Unang-una, yung desisyon na maging secretary siya, kalihim ng agrikultura, makikita mo yung problema nandun eh, kung nasan siya. Yung ekonomiya, yung pagbagsak ng peso, hindi naman yan dahil sa Pangulong Marcos. Yan ay ginagabayan ng galawan sa merkado. Hindi sa local market, but more of the international market. Ang ating peso ay peg sa dollar. Kaya pag the moment nagkaroon ng problema sa United States, mataas ang inflation doon, trinatry nilang i-solve yung inflation, pero may impact yun sa atin kasi ang peso natin is pegged to the dollar. Ngayon, may impact yung labanan ng Ukraine at Russia sa supply ng gasolina. So, hindi naman tayo nagre-refine na ng products natin kasi mas murang mag-import. So, yun yung mga problema na dumating during his first 100 days. Doon sa 100 days, hindi ako masyadong satisfied kasi hindi nararamdaman ng taong bayan ang pamahalaan. What do I mean by that? Marami kasing nagsasabi, magkaiba ang leadership style ni Presidente Duterte at ni Presidente Marcos. Naandun na ako, pero yung 6 na taon, kung i-compare mo yung first 100 days ni Duterte, day 1 pa lang, inuupakan na si Presidente. Ito nga, medyo may breathing room. So nakikita mo nung day 1 pa lang ni President Duterte, talagang sinabi niya ang babanggain niya. Naglagay na siya doon ng war on drugs, naglagay na siya doon ng sinubukan niya yung mga pula sa gobyerno, at pinagbigyan niya ng tsansa. Sinabi niya yung serbisyo publiko, yung frontline services. So makikita mo, naramdaman kaagad kasi ng taong bayan yung pagkakaiba ni Duterte. So ang sense ko, oo, bagong administrasyon, pero ang pinanggalingan nun, 6 na taon eh. Na talagang ang presidente ginagamit yung bully pulpit para maramdaman ng taong bayan. So may galit para maramdaman ng taong bayan. Ito, naramdaman, sa tingin ko lang, naramdaman ng taong bayan ang liderato nung nagpatawag si Vice President as OIC ng command conference sa uniformed services, no? At ang sinabi niya, terrorism and crime. Malakas ang pagdiin niya dun sa dalawa. So ang sense ko, sabi ko nga, nabigyan ng second air, nabigyan ng bounce ang presidente. Sana isis niya yon na mahalaga kasi sa taong bayan ang crime, ang public order. Kung may katiwasayan sa komunidad, ang tao hindi mag-worry na nagtatrabaho, nagsisipag, dalawang trabaho, uuwi ka halos hating gabi na, pero maalwan ka sa sarili nitong what? We are on the 62 plus, siguro around 70 days ng first 100 days. Yung sinasabi kasi ng iba, pagbigyan. Alam mo, sa governance, yung first 100 days sets the stage for the succeeding. So, first 100 days, 6 months, 1 year, yun yung milestone na tinitingnan mo. So, mahirap yung sasabihin na, maghintay tayo at sa susunod, mag-iiba rin yan. So, sa akin, hindi ko nararamdaman eh. Ako na nasa involved sa politika at halos araw-araw yan ang aking breathing, no? Hindi ko nararamdaman ng pangulo. Yung magalit ka at sabihin mong hindi ko gusto yan, kahit hindi ka mag-name ng tao, mahalaga 'yon na nakikita ng tao ang bayan na at nararamdaman, ito yung binoto ko. Diba? So sa akin, on the 70th...